damdamin ng panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang mga campaign yan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. So, kailangan natin pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico. Ito po ang Mag-agree na tayo. Kasama po natin sina Doktora Corazon Occidental, Dr. Josie De Leon, and Cass Sendo, Engineer Cass Sendo. So, Chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Amy. Magandang araw sa iyo, Amy. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta naman po? Doc, natapos na tayo na isang episode. So ngayong episode, iba na naman to. Oo nga. Napakaganda. Please, nag-agree tayo. Yeah. And mas challenging ito kasi aqua. Aqua kami. At kakaiba. Nasa animal, ano kami, yung aqua, parang bago sa amin lahat. Doktor Akara, kamusta po kayo? Okay lang naman. Ayun, excited akong mapakinggan ang presentation ni Doc Wesley. Kasi sabi nga ni Casendo, kakaiba ito para sa amin na mga puro kami pang animal kingdom eh. Pero siya, ano siya? Aquaman. Aquaman. Correct. Ayun. Aquaman. Ano po ba mga balita ngayon sa agrikultura na pwede natin pag-usapan ngayong araw? Sa fishery, maraming high-end na produkto, no? Kagaya ng lapu-lapu, yung mga alimango, and yung mas mahal na nag-aalaga rito sa ating bansa, medyo humihinto sila kasi nagsara yung mga restaurant. Mm-hmm. So, yung pangmasa ang hinahanap, no? Ibig sabihin, nawala kasi yung market eh. So yung mga nag-aqua, kailangan mag-ship sa mas murang mga aquaculture na pwedeng pasukan. Kaya siguro itong ano natin sa guest natin magandang ipasok at least para mag-start yung mga gustong pumasok sa aqua. Mm-hmm. Tama ka, pero Sendong, ikuha ko lang, no? Way back 8 years, 10 years ago, yung kumpari ko si Bukal Jun Rivera ng Bulacan, sabi niya, sa kanya naman is tilapia, may hatchery siya, ganyan-ganyan, ano? Sabi niya, ipepresyo ko ng presyong galunggong, dalang galunggong ang benchmark ng pag-iisda sa Pilipinas, sa mga, yung kaya ba ng tao? So, ibig sabihin, ang aquaculture ba ay kayang sumabay doon sa deep sea fishing? Yun ang dapat na tingnan natin. Pero ang nakikita ko kasi, ano eh, sa ngayon na Doc Sosi, ang market ng hito, tilapia, mabenta eh. Mabenta naman kasi mura siguro, no? Kasi yung lapu-lapu, isang lapu-lapu, 800 to 1,000 yan eh, di ba? So talagang ano, nawala yung market na yan dahil ang restaurant sarado eh. Kasi ang kinakain dun sa mga restaurant niyan, buhay na lapu-lapu, no? So yung mga ganun na nag-aalaga, medyo talagang apektado. Pero sa mga fish na pwedeng mas lower end, na sabihin natin na sa 120 pesos per kilo, 150 pesos, okay pa rin yung price na yun, no? I think galunggong baka nasa 150 ngayon eh, per kilo, no?
ang tilapia baka 120 ganun, no? So yung range na yon sa tingin ko mas fast moving ang pwedeng pumasok ngayon. Tama ka. Kaya nga po dito sa ating programa, pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyong pangkabuhayan na may malaking maitutulong para sa ating mga kababayan, lalo na po ngayon na panahon ng pandemya ng COVID-19. Ngayon, di ba, na-introhan na natin, pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa fishery, aquaculture, ano pa ba, aquaponics, meron pa pong hydroponics, ang dami na po lumalabas ngayon na mga na parang kakaiba. Hindi ito normal, no po? Hindi ito yung traditional na ginagawa natin noon? Ito is hindi pareho, no, dun sa mga large scale na ginagawa. Ito is mas compacted, no, na masasabi natin. And we hope na, no, ma-adopt ng mga, kasi yung mga kabataan, ayaw nila yung pumunta sa mga bukid na malaki. No, ibig sabihin, ang mas gusto nila is maliit na area, kung makakaalaga ng mas malaking capacity. Yun ang direction na dapat siguro natin tignan, no? And doon sa isang pan na pwedeng mas maalaga ng mas marami kaysa yung malawak na area. So yun ang pwede natin sigurong tingnan na pasukan ng ating mga bagong papasok sa aquaponic or fisheries. Pero tingin ko dyan na Amy, tsaka Cora and Kasendong, tingnan din natin how intensive, ano ang mortality rate, ano ang market, is it high-end lang ang market? Siguro katulad din ng ibang industry, ngayon palang sumisibol lang gusto. Mm-hmm. Pero dapat makita natin kung maingganyo ba natin ang mga kasama natin na pumasok sa ganitong venture. Lalong-lalo na po na ang mga millennial open sa mga bagong ideas, mga plantito at plantita, gusto nila. Doon lang, pag alam mo yun, pag bukas mo ng balcony mo, meron ka na doon mga didiligan o meron ka ng alaga, ganun yung gusto nila. Kasi sa liit nga po ng space na meron tayo ngayon, kasi karamihan sa atin sa Metro Manila, mas maliit ang space kumpara sa probinsya. Pero yun nga, ito parang isang paraan ng pag-aalaga ng isda at saka ng halaman. Na hindi kailangan yata, kung tama ako, no, abangan natin sa ating speaker mamaya sa guest natin, na hindi kailangan ng ganung kalaking space. Tama po. Tama. Kumbaga sa pagbababuyan at saka sa pagmamanukan, nagkaroon kaming tinatawag na backyard, semi-commercial at commercial. Ang percentage ng backyard, mas marami pa rin nag-aalaga dun sa smaller scale na backyard ng sa pagbababuyan. Kaya gusto ko rin malaman mula kay Doc Wesley, yung scale ng aqua farming. Sa aqua, marami tayong hahabulin. Kagaya doon sa Bangus Prime, for example, dati tayo ang producers, no? Ngayon, bibili pa tayo sa ibang bansa ng fry. Yung mga dagupan bangus, yung mga fry galing pang Indonesia. So, malaking challenge dito sa atin yung itong aqua na sana makaproduce ulit tayo and gumanda yung production natin dito sa ating bansa. Kaya po sa ating pagbabalik po, may makakasama po tayong guest speaker na magpapaliwanag pa ano ba ang fishery ngayon sa Pilipinas, ang industriya ng fishery sa Pilipinas, ano ba ang aquaculture at ano ang aquaponics? Yan po, pag-aaralan po natin yan sa ating pagbabalik dito sa Mag-Agree na Tayo.
At nagbabalik po tayo sa mag-agree na tayo. Tulad po ng nasabi namin, pag-uusapan po natin ang aquaponics at ano-ano ba ang mga bagay na dapat pa natin malaman sa paggawa nito. Kasendong, sino po yung makakasama natin? Yeah, ang makakasama natin for today is si Dr. Wesley Rosario, former Executive Director ng National Integrated Fishery Technology and Development Center, no? Ito is nandito sa Dagupan, and yun, nag-aalaga ng mga ano, iba-ibang klaseng isda and basta sa aqua. So, ito is talagang marami nag-hire sa kanya sa other countries, pero sa loyalty niya dito sa ating bansa, hindi siya pumunta sa other country. So, maswerte tayo. At ito si Dr. Wesley Rosario. Doc Wesley, kamusta po? Ay, mabuti. Kamusta kayo lahat? Good afternoon, Doc Wesley. Kaka Sendong, kamusta? Good day po. Good day po, sir. Sir Wesley, ano po ba ang aquaponics? Introduction muna tayo. Ano yung aquaculture? Basically, ang aquaculture ay fish farming. Binago lang. Dati, fish farming nung bata ako yan. Ginawa ng aquaculture ngayon. Kasi kasama na dito yung mga seaweeds at iba't ibang animals related sa aquatic environment. Kaya ginawang aquaculture. Ang aquaponics ay isang interesting na part lang ng aquaculture. Sinasabi na ang huli natin from the wild, kanina sa introduction nyo, you were talking about fishing, ano, yung mga galungkong. Yung huli natin sa wild fishery, bumababa na yan taon-taon. Never, sinasabi ng mga scientists all over the world, na never natataas yan. Always pababa. At it is through aquaculture na matatakpan natin yung gap ng pangangailangan natin ng protina from fish and other aquatic products. So, naging importante ito sa Pilipinas, at magmula noong 1980s, ni-recognize na ito para maging isa sa pangunahing programa ng ating gobyerno. Ang aquaponics ay nauso ngayon sa mga kabataan kasi mahilig silang laro-laro. Gusto nila merong gulay, merong isda. Ang unang lumabas pero yung hydroponics. Hydroponics is gulay lang, halaman lang. So yung mga nutrients ay inilalagay lang, ini-inject doon sa tubig para doon sa gamit ng mga halaman. Pero dito sa aquaponics, ginagamit natin yung dumi ng isda para sa halaman. Doon sa hydroponics ay ini-inject natin yung nutrients. Dito sa aquaponics, yung isda mismo ang gumagawa ng nutrients na magagamit ng halaman. So, kombinasyon ng halaman at saka ng isda. So, ito ay marami sa mga nagtatanong sa akin, karamihan mga negosyante, mga batang negosyante, gusto nila aquaponics palagi. And sabi ko, mahirap yun kasi maraming iniisip, maraming gamit ang kailangan. Kailangan mo ng kuryente, kailangan mo ng mga resources na hindi karaniwan na meron yung bata. So, but anyway, ito yung maganda siguro na pag-introduce sa mga kabataan related sa food production, hindi lamang ng crops, kundi pati na yung isda. So, sinusulong natin yung aquaponics. Sir Wesley, pwede ba to sa mga small spaces lang? Mga bako-bakuran, ganyan? Oo, meron akong ginawa na
para sa mga small spaces. So ito, vertically oriented. Ang tawag ko dito is peace condominium. Ito ginawa ko, na-design ko ito 10 years ago, 2010. At dito, ang ginamit natin ay may pictures na pakikita tayo. Ginamit ko ay mga drum. Dati, metal drum. Ngayon, ang ginawa ko, since kinakalawang yung metal drum, ay plastic drum. Pwede naman palang pagdikitin yung plastic drum. Kaya lang, lalagyan ng additional support dun sa ilalim kasi babaksak yung plastic drum kung walang additional support. But anyway, posible pala na mag-alaga ng isda dun sa drum. Pero dapat natin ipaliwanag na yung drum ay hindi nakatayo. Mahalaga kasi yung surface area. Hindi siya nakatayo o hindi nakahiga. So, dalawang models yung ginawa ko noon ay 14D. Sabi ko, 14 na drums kasi yung ginamit ko. Yung isa is 28D or 28 na drums. So, mas maganda yung 28 na drums kasi isa lang yung makina na gagamitin and yet doble yung dami ng isdang maaalagaan. So, doon sa peace condo, hindi binobomba papunta sa mga halaman yung tubig. Actually, hindi sa tubig binubuhay yung mga halaman. Sa lupa din, pwede sa mga lumang containers, pwede sa garden, ganyan. So may gagawin pa rin yung tao. Hindi yung automatic lang na lumalaki yung isda, nagpapakain lang, at nadidilig yung halaman. So mas marami rin klaseng gulay ang pwede nating i-produce kasi may mga gulay na hindi naman pwede maraming tubig. So, pwede yung mga containers na nakadikit sa dingding kasi manually, dinidilig din natin. So, yung pagdilig natin, kinukuha natin dun sa pinaglumaan na tubig galing sa isda. At ito yung manually, dinidilig natin. Maganda ito sa mga senior citizen kasi may exercise yung mga kilikili. Pag angat-angat nung may binubuhat pa every morning. So maganda, hindi na natin kailangan ng fertilizer because yung dumi ng tubig, enough na para mabigyan ng nutrients yung ating halaman. At napakaganda ng anin natin using this method. Actually, ang aquaponics ay noong pag ginagamit kung titingnan natin yung history, noong panahon na gera sa ibang bansa, yung mga tao ay nakakulong sa mga kastilyo at sila ay may sariling garden. Ngayon eh, binabalik lang, umiikot lang. Ngayon naman, ang problema natin, paano i-transport yung huli sa Nabotas papuntang Pangasinan. So kailangan ngayon, yung household may kakayahan din na mag-produce ng sariling isda at sariling gulay. Ganon. So, magandang paglibangan, magandang hindi naman pwede hanap buhay, hindi kasi business yung aquaponics. Basically, pang household use lang, at saka sa kapitbahay. So, hindi dapat asahan na ikayayaman mo yung aquaponics, lalo na kung maliit lang yung space. Doc Wesley, may tanong lang ako. Yung dam niya, no? Yung galing sa cow dam, no? Ibig sabihin waste ng cow. Kinukulture yun sa tubig para pagkain ng mga fingerlings ginagawa pa rin natin ba rito sa ating bansa yun? Ako yung nagtuturo pero kukunti yung gumagawa. Kasi maraming waste ng cow ngayon. Hindi nila alam kung saan dadalihin. So, sabi ko, siguro yun kung pwedeng mag-produce. Di ba yung mga high-end na isda, basta mga fingerlings, yun ang pinapakain yata, Doc, di ba? Sa mga nursery,
maganda ito. Habang maliit pa, yung natural food ang pwede nating ibigay. Kaya naman nung dog niya, boy na water flea ang tawag nila sa English, ay available ito dun sa Similia 24/7. Hindi na siya naghihintay nung magpapakain sa kanya. So anytime na ganado siyang kumain, pwede siyang kumain. So paano ito ma-produce? Paano ito magawa? Ang pinakasikreto lang doon sa lugar na sa palagay mo may mga sapa na maputik na luma, malamang meron itong dapnya. Kukuha lang ng putik doon, ilalagay sa container, kung tangkian or palanggana, banyera, patutuyin, tuyong-tuyo, yung tipong pwede kang tumapak, hindi ka lulubog. Lalagyan mo ng konting manure, siguro isang kutsara per square meter, lagyan mo ng tubig, dahan-dahan, eventually magkakaroon na ng dapnya. So yung binhi ng dapnya actually nandun sa pinakalumang pit pan. But assuming wala kang lumang pit pan, pwede kang bumili o humingi. Alimbawa, sa center ko dito, dati kong center sa Tagupan, dahil retired na ako ngayon, meron kaming may bibigay na starter ng dapnya. So, kukuha sila doon, madali lang dumami yung dap niya, at yun nga, makapag-start. Murang-mura, wala silang dumilang ng hayop, plus konting pagod, meron ka ng dap niya. Ang tawag sa iba, moina. Sa Tagalog, kutong tubig ang tawag ko noon. So, maliliit ito na hayop, siguro kalahati o one-fourth ng munggo. Merong Daphnia pulex at Daphnia magna. Pag sa Amerika, Daphnia magna, mas malalaki. So, parang itong gagamba na bagong pisa. Parang gano'n. Ang itsura. So, very helpful ito para mapamura natin yung pagsisimilya. At least doon sa nursery stage, halos libre tayo sa pagkain. So, yung sa ano eh, mostly yung na nakikita kong aquaponic, no? Ang sinasabi nila is kulang sa pagkain yung isda eh. Kasi yung waste wala tayong problema, pero yung food para doon sa isda, no? Parang nakukulang. Paano natin paparamihan yung pagkain? Okay. Ang una siguro sa pag-aquaponics, pag gusto natin ng aquaponics, ay yung isda na alagaan, siyempre. Ano bang isda ang pwede sa maliit na space? Kasi bawat hayop, merong space na kailangan. Eh. Sa baka, sa ektarya yata, isang ulo, parang ganyan. Sa isda, ang normal sa palaisdaan, ay 2-5 piraso per square meter. Pag inilagay mo ito sa confined condition na yun ang gagawin natin sa hydroponics, kailangan kaya niyang mabuhay ng siksikan. Example lang, hindi pwede ang siksikan ay bangus eh. Pag nasa maliit na container na, magpapakamatay na halos yan. So, ang nakikita lang natin na palaging ginagamit ay tilapia. Ang problema, ang tilapia ay basically kasendong maliit eh, di ba? Bihira akong makakita ng tilapia na kalahating kilo, di ba? Normally, mga gapalad lang yung tilapia ang kinukulture natin. Kasi, yung tilapia basically is not so big an animal. Maliit lang din naman siya. Siguro isang kilo, makakakuha ka or a little more than 1 kilo. Ang kailangan piliin natin na aquaculture animal ay yung malaki. For example, catfish. Yung tito.
Kasi yung hito, pag yung African hito, pag pinalaki mo talaga yan, mag-iisang metro yan eh. So parang ang pagpapaliwanag natin eh, kambing at saka baka. Given the same amount of grass, isang sakong grass araw-araw, kahit nagutom yung baka, lalaki. So sa aquaponics, ganun din. Sa siksikan, okay yung tilapia, pwede siya sa siksikan. Pero ang problema natin eh, paano kung namatay yung electricity, wala na yung pump? Kailangan mong bumili ng generator. So mahirap naman na sabihin natin doon sa bata na mag-aalaga ng aquaponics na bumili ka ng generator. So ang nakikita kong pinakamaganda is catfish, yung African catfish. Bakit? Kasi yung dissolved oxygen na ginagamit niya, hindi nanggagaling sa tubig. Nanggagaling ito sa atmospheric air, parang tao, parang bibe, parang kambing. So pupunta lang siya sa ibabaw, hihinga, tapos bababa. Meron siyang special lungs na gano'n ang sistema nila para gumamit ng oxygen. So kahit na mag-brown out, wala tayong problema. Kahit at siksikan, sanay sila sa siksikan, masanay kaysa sa tilapia. Kasi sa fish pan, pwede tayo maglagay ng mahigit 10 pirasong catfish per square meter. Samantalang yung isa, 2. Hanggang marami na yung 5. Pag ginawa natin 5, nababansot. Pero yung catfish, basically malaking animal, so wala tayong problema sa bansot. In less than siguro 4 months, mga 3 months, pwede na tayo mag-selective harvesting. Aani na agad. May maiuulam agad yung mag-aquaponics. Total, pang household lang naman yung gamit at pang bigay ng kapitbahay, pwede na siyang mag-start after 3 months. So, yun ang kainaman ng African catfish. Sanay siya sa siksikan, walang problema kahit na mag-brown out, kahit na ano, pwede mong ipakain. Hindi siya, ano yun? Hindi siya mapili sa pagkain. So, nilagang bitukan ng malo, nilagang bitukan ng baboy, or bitukan ng isda, ilagang mo lang ng konti, pwede na ipakain. Lumang tinapay, pwede na ipakain. So, ito yung pinakamaganda na dapat nating alagaan sa aquaponics. Paano po yung proseso ng aquaponics, Sir Wesley? Kasi parang medyo nakukonfuse ako kung manggagaling directly dun sa halaman yung kakainin ng isda. Kasi ngayon nadinig ko merong nilagang bituka ng manok na pwedeng ipakain. Paano po ba yung process ng aquaponics? Paano po siya nangyayari? Okay, nag-i-start dun sa isda. So yung mga kaibigan ko na nag-aquaponics, ang nasa isip nila, koi carp, kasi yun yung pag nag-google ka, koi. Yun po yung nakikita yung mga koi, totoo. Karpa, sabi ko, mabubusog ka ba sa koi? Tapos yung Pilipino, hindi mahilig sa karpa. Although sa ibang bansa, katulad ng Indonesia, umaga pa lang, karpang sinigang yata yung kinakain. Hindi makain ng Pinoy. Karpa karaniwa na nire-recommend for aquaponics. Yung dumi na magagawa nung isda, yun yung ipapump punta rin sa halaman. Ah, okay. So yung iba, pagandahan ng sistema, meron mo ng filter, mas malalaking filter para maalis yung mga organic matter na medyo malaki, tapos mas pinong filter, ganyan. Yung iba, gumagamit pa ng kung ano-anong UV light, mga ganyan. But dito sa atin, mas simple, mas maganda. So, yung aquaponics na sinasabi ngayon, karaniwan, yung nandun, yung halaman ay nasa tubo, nadadaan yung tubig doon sa tubo, tapos soilless, walang soil. Ganun lang. So okay din yon, walang problema doon.
Kaya lang, sabi ko nga, paano kung nag-brown out? So, ginawa ng gobyerno, solar powered. Okay. So, namamahal lalo. Namamahal yung simpleng bagay. So, pasimplihin na lang natin, sabi ko nga, gumamit pa rin tayo ng soil, pero ilagay natin sa container, at may trabahong konti yung tao, once a day, tatabo, idig-dilig. Meron akong ginawa na demo farm doon sa center, nasa itaas ng bubong. So, nandun yung peace condo, at nakapaligid yung mga containers na may iba't ibang gulay, may malunggay din, at ibang yung mga vines na gulay. So, kung pwede nilang makita doon. So, mas palagay ko, mas kampante ako na yung meron ka pa rin ginagawa, yung maglagay ka lang ng tabo doon sa dulo na may kawayan, maganda lang exercise yun. Pandilig. Sir, ano po, parang nadidinig ko kanina kasi hindi siya for market, pang malakihang market, for personal consumption lang siya. Oo, karaniwan. Meron mga kaibigan ako gumawa, nasa Tagaytay pa nga eh. Mm-mm. So, malakihan yung kanila, so kailangan nila ng magandang market. So, paano naman po tayo kikita dito sa aquaponics? Dapat, since pinag-uusapan natin aquaculture, dapat mas malaki kita natin sa isda. Hindi doon sa gulay. Opo. Sa hydroponics, kasi sa gulay ang kita eh. Diba? Tagadumi lang yung isda sa aquaponics. Pero dito sa pinag-uusapan natin, mas marami tayong alaga na hito para mas malaki ang kita natin sa isda. Halimbawa, yung isang, kung sa picture natin ng peace condo dyan, ang laman na hito dyan eh, about 2,000 eh. Maraming hitong laman yan eh. Kapag ka sa tilapia, ang gagamitin mo, yung normal na aquaponics, baka wala pa 100 yung nilalagay nila eh. So, palagay ko, mas malaki ang kita natin kung yung peace condo style ang gagamitin natin. Maliit ang space kasi vertically oriented siya. Opo. So yung paglagaslas ng tubig na ma-maximize natin because it is through water action na meron ding aeration. Halimbawa po, ako gusto ko po magsimula mag-aquaponics. Saan po ako kukuha ng mga materyales? Paano ako magsisimula? Yung mga groups na nasalihan ko, normally yung mga tanong nila ay very basic. Very basic. Na nasasamantala naman ng mga ahente ng mga probiotics, kung ano-ano. But sabi ko nga, habang marami kang nilalagay, nagiging komplikado. So, ang kailangan lang natin ay tamang pagpili ng isda, tama yung setup natin na pro sa isda. Another is, okay naman tayo sa climatic condition kasi mainit dito sa atin. Hindi natin kailangan ilagay sa aircon yung aquaponics dahil pinipili naman natin for tropical climate yung ating isda. Unless i-scale up nila yung aquaponics, lakihan nila, saka lang sila kikita. But kung yung normal na pang household lang, eh hindi naman sila kikita talaga. Question lang po. Meron na ba kayong demo farm na masasabi natin semi-commercial o commercial na sinasabi ninyo? Yung isa na hindi ko pa napuntahan, kinukwento lang nung may-ari, nasa Tagaytay. Grupo ito ng mga geologists eh, na sa mining eh. At gumawa sila, siguro nakita nila sa ibang bansa din yung water recirculating systems, mga ganyan. So gumawa sila sa Tagaytay. At ang market nila, siyempre yung mga malls, no? Yung before ngayon, ginawa itong centerpiece ng project early this year.
At actually, nagpamigay ng sample ng aquaponic system na setup eh. So, kaya lang, medyo maliit eh, kasi laki lang ng malaking freezer, yung chest freezer. Yun lang ang lalagay mo ng isda. Tapos, sa ibabaw, yung mga tubo na nalalagyan mo ng gulay. So, sa serious na aquaponics, ayaw nila yung mga kaibigan natin na expert sa aquaculture. Ano ba yan? Parang laruan, parang ganun. So, mas gusto natin yung medyo malaki na setup. At normally, siyempre, pag malaki yung setup, may pera din na kailangan. Yung iba kasi gumawa, yung before gumawa fiberglass. Tapos may solar powered pump. Ganyan. So habang ina-add mo lahat yung gastos, parang napakahirap mong bawiin yung puhunan na nilagay mo. Okay po. Itutuloy po natin ang ating pag-uusap sa ating pagbabalik. Pansamantala po muna tayo magbe-break. Sige po, ito po ang mag-agree na tayo. Nagbabalik po tayo sa mag-agree na tayo. Tuloy-tuloy po ang talakayan natin tungkol sa aquaponics. Doc Cora? Doc Wesley, thank you sa ano mo sa narration mo tungkol sa pag-aalaga ng isda sa parang backyard yan, 'di ba? Small scale lang pala, and ina-encourage natin yung mga nasa kanya-kanyang bahay, urban area. So may tanong ko ako una. Paano kaya tayo maganda kasi i-campaign yan eh, lalo sa mga kabataan. Paano natin magagamit yung ang current mga social media para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda? Kasi actually, napakasimple ng puhunan eh. Simple din yung facilities. Sa imagination ko ah, kasi first time ko pong narinig. Pangalawa, ilan po yung weeks o gaano po katagal bago from fingerlings to harvest usually? Okay, normally ang bilangan eh 120 days. So 4 months. 4 months. Oo. Yung tilapia normally pagka nakuha natin, nabili natin less than 1 gram. So lalaki yan, mga 5 to 7 pieces per kilo. Depende yung paglaki doon sa space na ibinigay mo. So kung siksikan, hindi siya ideal na sitwasyon para sa paglaki. Lalaki pero hindi ganoon kabilis. Pero kung inilagay mo siya ng medyo maluwag, mas mabilis yung paglaki. Okay. Kanina po, na-suggest din nyo na parang sa banyera, sa balde, pwede na. Ah, yung ano yun, yung dapnya, yung sinasabi ni Casendo. Ah, yung pagkain ng isda. Yung dapnya kasi is pagkain ng isda. Mm-hmm. Di ba sa biology, meron tayong phytoplankton, yung mm-hmm. algae, tsaka zooplankton. So, plankton yung sinasabi ni Casendong. Normally, ito yung kinakain talaga ng lahat ng isda, yung zooplankton. So, sabi niya, madaling paramihin, tama yun, sa freshwater. So, tuturo lang natin kung paano yun, kasi ang mahalaga dito sa pagkakuroon ng malaking profit ay yung gastos sa pagkain. Mm-mm. Sinasabi ng mga economists na 60-70% daw ng gastos ay nasa pagkain. So, babawasan natin yung gastos na yon sa pamamagitan ng pagpili ng tamang isda na aalagaan. Huwag tayong kakain ng mahal na, halimbawa, yung lapu-lapu, highly carnivorous, yung sibas, highly carnivorous. Kakain nga ng mga 15 kilos of meat na the same siguro sapsap or ibang maliliit na isda. Pero 15 kilos yung kakainin niya. Kaya pag binenta mo, mahal din. Tsaka masarap. Okay? Dito sa aquaculture, although ini-encourage natin yung ganun, kung merong available na pagkain na pwede natin ibigay na makukuha natin sa environment ng mura. Katulad nung
yung tilapia yung namatay sa Manila Bay. Diba? Fish kill. Oo, sinasabi. Wala daw tilapia dapat sa Manila Bay. Meron. Merong tilapia na nabubuhay sa dagat. At yung ang tawag ay tilapiang Gloria o Arroyo. Sa Dagupan, ang tawag Mulmul. Oo, kasi yung isda, alam mo yung mga bansag eh, nagyayari sa mga ordinary people yan eh. So, meron siyang parang balat sa pisngi. Ah, alam kaya pisngi. Naging Gloria. Kaya ginawin. Una, Arroyo. Tapos naging Gloria, nahihilo. Ayos sa ayos. Mas madali nilang natatandaan. Oo. Pagdating sa Tagupan, naging Mulmul. So, in-interview ako, bakit Mulmul ang tawag nyo? Mulmul. Sabi niya, kailangan Mulmul. Pwede, pwede. Mulmul. Nahiya kay Gloria, ha? So, yun po pala, mayroong high maintenance, may low maintenance, ha? Oo. Si Mulmul, dami ng dami. Problema natin yan. Pero ngayon, binibenta 10 pesos, 20 pesos per kilo. Kung meron ito, madaling paramihin sa fish pond, pwede tayo mag-alaga ng sibas. Ganyan. Ang kakainin ni sibas, si Mulmul. Ganon. Oo, negosyo kasi tayo. Hindi po pwedeng alaga lang na alaga, walang negosyo. Oo, ganon din sa aquaponics. Kailangan yung aalagaan natin, madaling pakainin. Okay? So, kaya sinasabi ko yung African catfish. Eh, kumusta naman po ang market ng African catfish? Yung African catfish, siguro ito, iba yung technique ng marketing eh. Yung bangus, pag dinala mo isang truck sa market, pwedeng mabili ng mga consignasyon. So, ganun din yung tilapia. Pero pagdating sa catfish, hindi eh. Hindi siya mabibili ng ganun, na kabilis. Mabibili, oo. Pero ang advantage is, pwede mo siyang iuwi ng buhay. Okay? Hindi siya madaling mamatay. Eh kasi hindi patay eh. Buhay mong dadalin, buhay mo rin ibabalik. Okay? So ang technique ng iba is, meron silang set ng tindera, yung ihaw-ihaw sa talye. Oo. So meron silang dinideliveran. Ang bayad, pagbalik nung medalang isda eh. Ayan. So another is yung bakulera. Yung nasa sa ulo. Naglalako. Ipapasa nila doon. Yes. Oo. Posible yan. Yun ang disadvantage ng African catfish. Kaya lang, sabi ko nga, buhay siya palagi. Madaling alagaan, low maintenance. Alagaan. Yung African, ang problema lang sa African catfish, lumalabas. So lalagyan mo lang siya ng fence. Kung palaisdaan niya, lalagyan mo siya ng fence na kasing taas lang naman ng hollow blocks. Para hindi siya makalabas. Lundag. Ang tawag sa English ay walking catfish eh. So pagka madilim, since nocturnal sila, very active, pwede silang umakyat. So makakalabas. So ang gagawin mo lang, lalagyan mo ng lumang tarpaulin na fence na mababa lang naman, 1 foot or less, or net or hollow blocks. Malinaw, so, malinaw, salamat po. Oo. Other than that, walang problema. So kailangan lang galing sa marketing. Pangalawa, yung pag-aalaga. Yung bang sinasabi niyo po, Doc, pwede ba rin yan, not necessarily, although we are in the agriculture, no? Pwede ba yan na instead of the regular fish para yung aquaponics mo, ay gagamitin natin ornamental fishes? Sa atin, gusto natin maging practical, gusto natin kikita. So yung kakainin ang gagamitin natin. Mm-mm. Tama-tama po itong aquaponics, no? Lalo na po sa panahon ngayon na kung nasa bahay ka lang, okay itong libangan kasi medyo, sabi mga Doc Wesley, konting exercise. Makapa-exercise ka dito.
Ako, yun ang gawa ko sa every morning. Meron akong backyard pond dito sa backyard. Meron akong peace condo. Mm-mm. So, magpakain lang. Maganda na. Masarap na. Doon ka na rin kumukuha ng pagkain mo, Dok. Mahirap kainin yung alaga. Ah! Ganon! African catfish po ang nakalagay dyan sa inyong ano ngayon, backyard. Meron ako. Ang nilagay ko sa pan para pag nagkakape ako, meron ako nakikita, albino na pangasius, yung cream dory. Pero yung dory. Albino, oo, puti. Meron din ako red tilapia, meron din akong giant gurami. Yung mga, mga more than half meter. So, natutuwa lang ako every morning and doon. So, gumagamit din ako ng asola kasi yung giant gurami mahilig sa gulay. So, may asola area din ako na tinatapunan po rin siya ng asola. Yung may gabihan din ako na combination ng gabi at saka isda. Marami namang golden tuhol yun. Hindi ko alam kung saan galing. But anyway, kinukuha ko yung golden tuhol. Binidikdik ko ng konti tapos binibigay ko rin sa alaga kong, hindi ko alam, kung 10 manok yun at saka 3 bibi. Ganyan. Ang ganda palang dumalaw sa lugar nyo, Dok. Sige, invited kayo. Parang marami na tayong pupuntahan after pandemic. Tama. Gumawa ako dito. Pupuntahan mo pa yan, pandemic. Pag nag ano daw, pag nag MGCQ. Oo. Pwede na pong magbiyahe noon. Oo. At saka 80% tataas yung capacity ng mga restaurants and other public places from 30 magiging 50% hanggang 80% daw. Tapo, malalaman na nila talagang short ng baboy pag ganun nang mangyayari. Oh, pag naglabasan, anong mangyayari niyan? Oo. Ngayon ba hindi pa masyadong halata? Oo. Kasi yung 30% na nawala sa atin dito, 30% din yung demand ang nawala. Kaya yung Bisaya Mindanao, pwede pang dalhin dito. Pero kung biglang nag-open up yan, hindi na mag-ship yung Bisaya Mindanao. Yun ang problema natin. Ah, mismo sa kanila na lang nila. Ay, kung papakonsume, oo nga naman. Ako. Oo. Yeah. Sana naman din ano mabawasan na yung mga nasa cold storage na mga frozen chicken. Ang dami. Sobrang dami, Kasen. Oh, sobrang dami. Anyway, ayan. Si Secretary Piñol ano? May trio na binigay sa akin dito. Ang ganda. Ba, friend pala kayo, ha? Kaya nga. Oo, oh, friend na kami. Nag-away sila ni Secretary Dar, eh. Kasendo, inaway mo si Secretary Dar. Padala lang. Papakita ko yan sa Facebook. Ako po, recorded tayo. On air pa. Ngayon, bati na sila. Friend na sila, no? Friend na sila. Ah. Which is good. Tama yon. Doc Wesley, tanong ko lang po, ano yung positive effect na itong aquaponic sa environment natin? Normally, pag aquaponics, masimple yung inputs na ginagamit natin. And then, hindi tayo nagpapawala ng tubig na marumi. No? Kasi confined yung ating system. Pwede natin tawagin itong recirculating aquaculture system. So yung dumi, iniikot-ikot lang natin na ganun. At siguro yung nag-evaporate lang or nawala na tubig, yun ang pinapalitan. Ang isang nakikita kong maganda rito ay yung orientation ng mga kabataan na pumunta sa food production, especially sa aquaculture.
Kasi pagka pumunta ako sa mga fisheries schools, sinasabi nila ayaw kumuha yung bata ng fisheries kasi mangingisda lang daw sa dagat. Parang ganun. Pero dito sa aquaponics, medyo mga nakakaangat yung nag-aquaponics eh, hindi yung ordinary yung bata. So mas maganda yung magiging tingin ng mga ng iba, yung mga ordinary na bata doon sa kurso na fisheries. So ito yung kagandahan nangyayari ngayon at ng aquaponics na maraming bata ang nakakaangat sa buhay ang interesado magtayo ng aquaponic project nila. Good thing po no na may bagong ganito na ano. Grabe, innovation to eh sa fishery. Tama po. Yeah. Malaking innovation po ito. Sir Doc Wesley, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Ang dami po namin natutunan tungkol sa aquaponics. For sure po, marami din po ang ma-encourage at magiging interesado pa po sa pagsisimula ng aquaponics sa kanilang tahanan. Doc Sosie, kayo po. Una-una, papasalamat ako sa inyo. Dr. Wesley, at least may time kayo na ma-share yung mga experiences nyo. Sana lagi namin kayong makasama kung kami hihingi ng tulong. At lagi tayong mag-agree tayo. Yes, yun lang. Dr. Wesley, thank you again. And sa susunod siguro mas malawak ang pag-usapan natin. Ito is talagang for backyard, no? Masabi natin para sa maliliit lang. And yung para sa malaki siguro, yun ang pag-usapan din natin para at least yung mga na-disalign sa mga piggery, no? Pwedeng pumasok, hindi lahat nasa chicken. Kasi kung lahat nasa chicken, kawawa ang chicken industry, bagsak ang presyo para at least ma-distribute no? Sa iba-ibang business line. Thank you again, Doc. Nakara. Agree ako kay Doc Sosie, kay Doc Wesley at sa ating kasamahang Sendo. So maraming salamat po sa masaya sa pagkikita ngayon at sa susunod mag-agree tayong muli. Yes po. Dito na po natatapos ang programa natin sa araw na ito. Doc Wesley, marami pong salamat. At sa mga kasama po natin manonood, magkita-kita po tayo ulit bukas para po sa mag-agree na tayo.